So ngayon, maituturo ako ulit sa inyo technique na ginagawa ko sa aking mga hibiscus Taiwan. So itong technique na to is most of the time nakikita ko siya sa mga Indonesian. So ginagawa nila to para magkaroon sila ng magandang nibari, lalo dun sa kanilang mga hibiscus Taiwan. So at tinatawag nga nila yung waru. So itong papakita ko sa inyo is very effective naman to. Maganda talaga. So ito yon aking hibiscus Taiwan. So makikita nyo yung pagkakabiyak dun sa kanyang trunk. So nasabi ko siyang effective kasi kung makikita nyo, so pag tiningnan mo siya ng malayo, it really looks matured agad. So ayan siya. Maganda talaga yung kanyang mga yung kanyang trunk. Okay. So ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginagawa yan. So yung process nito medyo kailangan natin ng pasensya. Kasi one by one gagawin natin at hindi natin siya magagawa agad-agad sa isang araw lang. Okay, so pakita ko sa inyo guys. So guys, ito yung aking hibiscus Taiwan. So marami itong sanga at itong matataba na. Talagang malalaki naman talaga, oh. So itong isang to, dito ko ginawa yung technique na sinasabi ko sa inyo, na ipapakita ko sa inyo. So ito yun guys. So kung mapapansin nyo, biniya ko siya and then nilagyan ko siya ng stick sa gitna para bumuka siya. So ayan. So ito, ready for harvest na nga pala to guys. No, any moment pwede ko na itong kunin. At itatanim na natin sa lupa. Ito yun. So, dalawa. Okay, so paano ba siya naging ganyan? Ito yung process natin. So, bago siya maging dumami ng ganito yung hati niya or yung parts niya, ganito muna siya. Okay, so, kung bibilangin natin yan, apat na parts ang hati niyan. Apat na parts. So, ang gagawin muna natin ay ganito. Okay, so guys, so kumuha na lang ako ng sanga ng ating hibiscus Taiwan. Since masyado nang malamok, di hindi ko na magagawa kasi doon. So, ito ay sample lang. So, pag ginawa natin yung technique, dapat na doon sa puno mismo. So, papakita ko sa inyo kung paano gawin. So, kailangan lang natin maganda ng mga ito, mga stick, mga ganito. Ito yung sanga. Pwede na to. And then, itong kutsilyo na gagamitin natin na pantusok dito. Okay, so pipili lang tayo ng mahabang parts niya na wala masyadong sanga. So, dito tayo sa part na to. Okay, so tutusukin natin dito. Sigilin natin. Okay, so ito. Okay, so ganyan guys. Then, ibubuka natin dahan-dahan. Yan. So ganito. Then pagka ano na, sa kabila naman, dito naman sa kabila. So ingat lang guys, no? Kasi kutsilyo yung hawak natin, baka natin malaman kung ano mangyari. Dahan-dahan lang. Okay, so yan. So, dito na natin gagamitin yung mga stick na kinuha natin kanina. Okay, so, pasok lang natin dito yan.
natin dyan. Okay, so ayan, no guys, oh. So nahati na siya sa apat na parts. Okay guys, so nahati natin siya sa apat na parts. So after nito, hindi muna natin siya bibiyakin agad-agad sa dalawa. Itong isang parts na to, isahatiin natin naman siya sa dalawa. So hindi natin siya pwedeng gawin kasabay nung ginawa natin ngayon. So pag nandun to sa wild, ang gagawin muna natin, pag nagawa natin to, nahati natin sa apat na parts, is wait tayo ng mga 1 week para matuyo tong mga sugat na to. Magbabrown yan, then magsasarado yung sugat. So pag napansin natin na medyo okay na siya ulit, so gawin natin ulit yung process. So ang gagawin naman natin, hahatiin natin sa dalawa itong bawat parts na to. So magiging 8 hati na siya. So pakita ko lang ulit. So ingat ulit sa paggamit ng kutsilyo, guys. Okay, so ito na guys. So, nalagyan ko na siya ng mga stick. So, ganito yung magiging itsura niya. So, medyo mukhang nabugbog. Kasi nga, di ba sabi sa inyo, is yung pag-apat na parts pa lang is hintayin muna natin after 1 week, tsaka natin birahin nung pangalawang step. So, pinakita ko lang to kasi mahirap mag-biyak dun sa may puno kasi nga maraming lamok. So, thank you nga pala ulit. So, sana may natutunan kayo. So, itong technique nga pala na to is hibiscus Taiwan ko palang na-apply. So, baka pwede rin to sa balete. So, yun lang guys. So, thank you for watching. Then, please like and subscribe my channel. So, yun lang. Thank you.